Narito ang programang totoong-totoo, Tambayan sa TWIZ. Programang magliliwanag ng ilang mahalagang mga issue. Tambayan, Tambayan sa TWIZ. At ngayon, narito na sila upang maghatid ng saya sa bawat Pilipino. Sa programang Tambayan sa TWIZ. Ayun, magandang tanghali po sa inyo lahat. Ako huli si Banat Bay, ang banatero ng social media. At wala ho tayong kapigil-pigil dyan. At kasama po natin siyempre si Miss Faye, ang ating co-host dito. Miss Faye? Hello po. Magandang tanghali po sa ating lahat, mga katambay. Ayan po. At syempre, kasama din natin ang pinakamaganda sa social media, si Maui Vega. Ayan. Hi! Magandang tanghali po sa lahat ng nakikinig at nanonood sa Tambayan, sa DWIC. Kumusta po kayo? Ayun. So, ngayon eh, matindi yung pag-uusapan. Marami yung trending ang ating pag-uusapan ngayon. Meron ako suggestion, kaya alam, medyo bawal eh. Hindi maganda daw. Dahil, hindi daw appropriate sa radyo. Pwede sa social media. Ayun ako! Tambayan trending. Ayan, news, di ba? So, Tambayan Trending News. Siyempre, pag-uusapan natin ang mga trending sa social media. At isa na ang nagtitrending dito ngayon, ito, napakalupit nito. Yung sunugan, yung flip-top sa social media ngayon. Itong sunog na sunog si Lenny Robredo. Sunog na sunog siya dito kay Speaker Alan Cayetano dahil sa kanyang kadaldalan. Ito si, si Lenny, no? Sige nga, kwento nyo nga yan, Miss Faye, ikaw nga, kwento mo nga yan. Well, kita-kita naman natin sa mga nakaraang araw, mula nung na-appoint, bago pa man siya na-appoint na drug char. Char. Char talaga, Miss Faye. Puro na hanas si VP Lenny. So, nung nabigyan na siya ng pwesto, hindi pa rin siya tumigil. Imbis na sana nagsimulaan siya magtrabaho, puro pa rin siya dakdak. O tuloy, nasopla ni Annie, Speaker Cayetano, instead na, wala nang talk hang, napalitan naman ng all talk. O paano ba yan? All talk, tapos ngang. More than all talk hang, it's talk ngang. Talk kasi lang. Puro talk, tapos nga, walang actions. Tapos nga, sinasabi ng spokesperson ni VP Lenny na si Attorney Barry Gutierrez na wag naman daw pintasan agad kasi first week pa lang. Attorney Barry Gutierrez, at sa lahat ng mga nanonood, hindi naman pwedeng puro, kumbaga ay walang gawin agad kasi unang-una, ilan kaya ang mabibiktima ng mga addict na ito habang puro daldal sila, kumbaga ilang tao ang may impluensya or matukso at mayayang gumamit ng drugs habang sila ay puro daldal lang. Ito ay emergency. Kailangan talagang labanan ito. Hindi ka mag-aantay na sumugod ang kalaban. You have to do your part. You have to do your bigyan natin ng konteksto. Kasi ano ba ang pinagsasabi ni baka naman sabihin natin, puro bash lang naman kayo kay Lenny. Ano ba yung mga sinabi niya mula nung umupo siya? Sige, isa-isahin nyo nga yun. Sige, Faye, ano ba yung mga yun? Una, gusto niya health-based approach. Ang problema din sa sinabi niyang health-based approach tungkol dito sa drug problem, hindi pa naman niya mailatag ang maayos kung ano ba talaga yung mga aspeto ng health-based approach na gusto niyang i-implement. Sa pangalawa, ano raw yung mga plano niya? Kuha pa ng data. Hindi niya yung bigla niyang sasabihin na mali yung data, kulang, iba yung data. So parang, so aminado siya ngayon. Dakdak siya ng dakdak tapos ngayon wala pa raw siyang yung binigyan siya ng access sa data, hindi naman daw sa kanya, hindi naman palo sa kanya. Tapos humihingi siya ngayon ng additional funding para sa ICAD. Well, it is fine to ask for additional funding so long as kumikilos ka na agad at gagamitin mo ito sa tama. Pero kung ita-travel mo lang ito to United States and the United Nations, meron ba talaga silang karapatan na mag-intervene sa war on drugs ng Philippines? Tapos may isa nga yatang foreigner na parang sa human rights, I think that's in international whatever organization that was or that is, na his bags are packed na daw and ready to go to help. Pupunta na doon ng Pilipinas, wala po kayong karapatan, subok-subukan nyo ng alam mo, tablado yan. Tablado naman yan kay Secretary Locsin. So sinabi niya, pasensya, hindi siya pupuntahin dito, hindi siya papayagan. That's good. Subok-subok niya tumungtong sa teritoryo natin. Kasi sa totoo lang, karapatan natin yan dahil we are a sovereign state. So ibig sabihin,
walang kung gusto nating i-mag-deny ng kahit na sino, pwede nating i-deny, di ba? We have the power to govern our own land. So, yun na nga, eh. So, maganda nga yun. Alam nyo, isang kasing itong problema dito kay Lenny, kauupo pa lang, ang dami nang sinasabi. Sabi nga ni Speaker Cayetano, ba't hindi na lang muna magtrabaho? Yes. Kesa sa magsalita, kesa na punahin, kesa na, ay, titigil ko. Hindi. Di ba, kunwari ikaw, ito ha, payo ko lang ho ito sa mga bago sa kumpanya. Mga bagong pasok sa kumpanya. Or ano, kung ano mang organisasyon. Oo, kung ano mang organisasyon ito. Pagpasok mo, huwag ka munang i-epal. Makinig ka muna. Alamin mo muna yung konteksto ng buong kumpanya. Saan ang gagaling yung kumpanya. Kaya nga nung naalala ko, nung pagpasok ni Mocha sa PCO at saka nung pagpasok ni Mocha sa OWA, the first thing, hindi muna tayo, plano tayo, ganito gawin natin, ganito, hindi ganon. Dapat all-knowing. Oo, wag ganon, wag yung nagmamagaling kasi mahirap sa atin, marami sa atin nagmamagaling eh. Kahit na makapahiya sila. Oo, di ba yung bash ng bash sa mga PCOO na official natin, yes, na akala mo ang galing-galing, wag muna, alamin natin konteksto. Alam nyo, pagdating sa government, hindi ho yung ganyan kadali. I mean, hindi ho ganyan yung... Lalo na yung laging advocacy yan ni Jimmy. Alam niyo yung advocacy ni Jimmy Bondoc? Jimmy Bondoc, yeah. The yung singer. Procurement. Uh-huh. Kasi napaka... Alam niyo, yung sa procurement na yan, pinasok yan para matanggal ang korupsyon. Oo naman. Pero, kahit nandyan yan, madaling paikutin yan sa korupsyon. Oo. Napakadali ho yan. Sa totoo nga, nagagamit pa yan, tool, para mag-corrupt. Yes, sa mga incentives. Diba? O, sige, ganun, explain mo nga, Faye. Yes ka dyan. Sige, explain mo. Hindi, kasi sa procurement, yung proseso niya, maghahanap ka ng bidders. Uh-huh. O, sa pagkuha mo ng supplies. Mm-mm. So, pwede mong kontsabahin, yung nangyayari ha, pwede mong kontsabahin yung bidders. Yes. Or pwede kang isang ibang government official, pwedeng sila yung may-ari ng kumpanya na magbibid para doon. Kumbaga, i-grant, tutulungan mong sila yung makuha. In return, they have to give you something. Tapos, ano ang side effects niyan? Ano ang disadvantage niyan? Ano ang downside niyan? Itong downside niyan. Go ahead. Ang downside kasi niyan, pamurahan. Yun. Tapos? So, siyempre, pag mura, alam naman natin, medyo... hindi maganda. Substandard yung materials. Oh, yan ang nangyari sa Pilipinas eh. Kadalasan puro substandard ang pinapasok. Kasi siyempre, based sa procurement, kailangan yung mababa, di ba, ang kukunin. So, bababa. So, kukuha ka ngayon ng sobrang baba yung, ayoko naman sabing made in ano, di ba? Say for example, mga hollow blocks. Oo, mga ganyan. Ganyan na nangyari sa mga Yolanda housing, lalo na nung panahon ng transitional phase. Kasi kailangan bigyan ng kahit pa paano transitional houses, yung mga nasa lantayang Yolanda, yung mga nawala ng bahay, ganyan. Mga pinagkukuha nila, yung mga suppliers na, yung mga sinobcon, tapos yung mga contractors, puro din naman hindi kalidad ng materials yung nagamit. Tapos wala rin sa standard. Instead of concrete? Oo. Yung mga, pag binagyo ulit yun, kumusta? Totoo. Ay, ano din magamit? Lalo na pa naman sa Yolanda affected areas, tulad dun sa Tacloban, umuulan doon 24/7 halos. Oo, sa Bisaya ganoon. First hit ng bagyo. Yes, dito sa Maynila. Hindi ako sure kasi sa amin sa Batangas, diyan sa may Southern Luzon, pag umulan diyan like 5 minutes lang. Pero yung 5 minutes na ulan sa amin, ang ulan niyan sa Kabisayaan is 24 hours. Mm-mm. Kaya sabi ko, ha? Tapos na yung ulan dito. Nagugulat. Naniniba sa Bisaya kasi talagang all day yung ulan. So kumusta naman yung mga materials na yan? Talagang risky yan sa buhay ng mga Pilipino. Ang dami na bubulsa. At saka isipin mo, di ba? Siyempre, substandard na nga, mura. Mm-hmm. Kasi para manalo ka sa bidding, yes, mura. Uh-huh. Eh, nandun pa rin yung patong nung percentage nung quote, yung official. Oo. Okay, yeah. So isipin nyo ha, pinakamababa na siyang ibinid. Yes. Tapos, nandun pa yung patong ng official. So, ang baba na talaga ng kalidad ng produkto na yun, kung ano man yun. Mm. Makita natin yan, di ba? Sa mga, ang baba-baba. Sige, pababaan kayo, pero wala yan. Hindi yan tatagal. Mm-hmm. Iyan nga yung inaanon din ni Presidente noong unan niyang pagtungtong. Talagang gusto niya yung maayos. Yung talagang tatagal. Yung kasi kung hindi, ganun din eh. O nakapasa ka ngayon, pero papangit din yan. Eventually, in the future, gagastos na naman ng gobyerno. Yes, kasi kung rurupok yun, good luck sa mga ipinatayo mga tulay, mga buildings, tapos substandards ang ginamit. Kaya ang kalsada. Kaya ang problema minsan sa mga hirit lang ng hirit, pagpasok, hala, sige,
kung magsasuggest, ah, ganito gawin natin, ganito gawin dapat. Kaya nga yung sinasabi ko kanina, nung pagpasok ni Mocha sa OWA, orientation muna, alamin muna. Alamin kung ano yung mga dapat bago magdadaldal. Yun ang problema kay Lenny. Si Lenny, wala pa nga sa loob, nagdadaldal na, failure na ang war on drugs, ganito na. Tapos pag tungtong, o yun, ano, tanggalin na kagad yung tokhang, hindi man lang sana, binigyan ng tsansa. Ang point nga dito, kaya kakinuha ni Presidente, para alamin mo, oh, ito nangyayari, baka may suggestion ka na makakadagdag, sabi mo, i-tweak, di ba? Oo. Yung term mo na i-tweak. I-tweak. Hindi ko alam, tweak ba talaga yun? Twerk. I-tweak, kumbaga baliin, baguhin. Oo, ayusin. Uh-oh. Ibig sabihin, sandali, bago mo i-tweak, kakala ko, iba yung tweak sa replace, ha? Oo naman. Oo, stop. Kasi yun ang ano mo yun ang thinking mo Stop mo lang lahat Alam mo kung bakit siya ganyan, Manat Bay, Miss Faye, Miss Faye? Kasi unang-una, kung bakit daldal ang Lenny ni ito, nai-enjoy niya yung exposure nga sa media. Pangalawa, nai-enjoy din ng media yung pagbabalita kay Lenny. Kung baga, pinapabango nila ang pangalan nito to whatever plans they may have in the future. Kaya, nako, sige lang, ang dami kasi na parang gustong i-blame ang ating Pangulong Duterte kung bakit in-appoint si Lomi as co-chair ng ICAD. Pero yes nga, oo, sabi nila parang nakakapagsisi, nandiyan yung babae, mukhang walang alam gawin. Pero tingnan natin yung positive side. Kung talagang kaya, at ito naman ang dapat gawin ni Lenny, kung talagang kaya niyang i-resolve or i-completely eradicate yung problem natin sa drugs, then she has to prove herself. Otherwise, talagang ayan, ang good side niyan ay mababash siya ng mababash. Although ayaw na natin siya, lagi ang pinag-uusapan kasi parang walang sustansya na parang lugaw na puro sabaw, it's okay. At least makita natin at makita ng marami yung point ng Pangulong Duterte na walang kwentang tao yan pagdating sa ganitong laking problema natin sa kalakaran ng drugs. At least nakikita na natin yung mga hirit nito mga opposition. Ma-expose ang Lola Lenny. Diba? Kasi, ganyan eh. Ganun talaga eh. Yan ang hirap sa ating minsan mga Pilipino na opinionated masyado, masyadong mareklamo. Pero ang totoo, pag nilagay mo doon sa sitwasyon, daldal pa rin. Daldal pa rin. Wala rin naman nagagawa. Magtrabaho ka naman, Lomi. Sabi ni, sino ba yan? Si Risa, antivirus, di ba? Ginagano niya si Tatay Digong. Sabi, magtrabaho ka naman, Digong. O, eto ngayon, Lomi. Magtrabaho ka naman. Sado mo malakas. Oo nga eh. O, ano ngayon? How does it feel to taste the bitterness of your own medicine, ha? Di ba, Miss Day? Saka mas lalong nakakadismaya kasi during the 2016 elections, maraming nagro-root ng ng Duterte-Robredo tandem. Really? Oo, maraming ganun na kung gusto, meron silang gustong president and vice na tandem. Yun, kasi they're not after the politics, they're after the change. And they're both seeing President Duterte at si Lenny na parehas na champions ng pagbabago. Kaso nga lang, yung pagbabagong expectation na yun, nagiging failure, lalo na ngayon. And nakakadismaya din, at least for me ha, kasi noon din naman ang tingin, honestly, ang tingin ko nun, mas boto ko kay Lenny before. Uh-huh. Pero ngayon, ito na yung pagkakataon niya para path of redemption, or ito na yung pagkakataon niya na tumulong for a problem na kinakaharap ng bansa, tapos puro lang siya dakdak. yung mas masakit doon. Actually, totoo yan, ha? Hindi biro yan. Marami noon nung panahon ng kampanya. Mm-hmm. Kasi siyempre, di ba may problema nung time na yon na labanan ng Vice President. Marami talaga noon na naloko to si Lenny. Marami siyang na, yung pabasbas niya, maraming naloko dun eh. Last minute yung... Ayun, may pagpara pa. Oo, pagpara sa express. Sasakay sa maling lane. Oo, tapos yung pagbababa niya ng Congress na, alam mo yun, mag-isa naglalakad. Yung mga ganong style. Mm-hmm. Maraming so, naloko yun. Mag-isa napapara ng bus pa uwi. Yan yung mga pretentious na tao. Kaya sabi nga ni Ate Marie Uwishi, tama. Kaya nga, mali ang pagkuha sa kanya ni Pangulo. Mali talaga. Imbes na wala nang balita usapan tungkol sa lugaw na yan, sayang lang ang oras dyan. Hindi ako, sa akin ha, sa tingin ko, kay ma'am, mawalang galang na po. Sa tingin ko lang naman, medyo tama ito. Sa tingin ko ha. Kasi ngayon pa lang, hindi man siyang, kasi siyempre alam natin na nangangarap yan. Imposible yan, isang mga ambisyos na talaga yan eh. Okay. Nangangarap yan. At least ngayon matikman niya, ito, nandyan ka. Although not really full power, pero nandyan ka,
makita ng taong bayan kung anong klase kang pinuno. Oo. Eh di ngayon pa lang, sunog na siya. Hindi, di ba? Tingnan mo. So, ikaw ba? Tingnan mo yung ginagawa niya ngayon sa War on Drugs. Itigil yung patayan. Hindi mag... kailangan mamatigil ang patay sa mga drug lords o sa mga drug pusher. Eh, pambihira. Paano mo mapupuksayang ganyang problema ng bayan natin? Di ba? Mm. Hindi naman snatcher yung hinuhuli mo. Hindi yeah. naman yan mga ano eh, di ba? Mga mm-hmm. addict yan, mga wala na sa sarili yan. Oh. Sabog yan. Could it be possible, Miss Faye, na talagang walang casualties sa war on drugs? Do you think? Sabi hindi. Gera ito eh. Ano ang gagamitin mo doon? Kahoy, batuta. Kaya Lenny, all eyes are on you ha. Kahit lalo na yung mga taga-Japan nating mga kaibigan. Ito, oh, marami na nanonood sa atin dyan. Talagang gigil na gigil kay Lomi. Kaya humanda ka talaga, Lomi. Talagang oobserbahan ka na lahat. Ayaw man namin na sayo or halos sabang sawa na kami sa lugaw mo. Gusto na namin ng champurado ha, pero wala, kailangan ka namin bantayan. Ay nako, may caller tayo. Oh, ito, regular caller natin to si Anton Reyes. Uh-huh. Reaction niya kay BP. Hello, magandang tangali, Mr. Anton. Good afternoon, but bye. Si Maui, tsaka sino pa isa? Si Faye po. Good afternoon sa inyo lahat uh-huh. sa mga listener. Tama yung narinig ko sinabi kanina ni Maui. Parang mm. ang dating na si Lenny Robredo, dal-dal-dal-dal, parang mm. medyo mild age lang, publicity. Parang gusto yes. niya pa, yes. Ano, sa, para sa 2022, parang preparasyon niya yan eh. Nakakita mo ha, ito, ang isa niya. Dal-dal siya ng dal-dal, pero wala siyang inilalatag na plano kung paano susupuin yung droga. Saka isa pa, kitang-kita na parang ito yung isa bang bagong trabador na nagyayabang na marunong siya pero nung pagawin eh, hindi malaman kung ano unang hawakan. Correct. Inuna, pinrioritize kasi ang exposure. Tapos ito pa, umihingi siya ng advice. Kitang-kita na walang alam eh, puro hingin lang advice. Unang nilapitan niyang hininga ng advice sino? Si Lacson. Eh ano ba kalibre niya? Unang sinasabi niya, gusto niya, parang gusto niya, nagbabait-baitan eh. Walang mamamatay na inosente, walang mamamatay, ganun, puro ganun na niya. Tapos ang nilapitan niya, si Lacson. Eh ano natin, ano ba kalidad ni Lacson? Ano kalidad yeah, ni Lacson? Ano bang reputation? Hindi naman tayo nagbibintang, pero public knowledge naman, di ba? Yeah. At yung Baleleng, yung Dasher Corbito, yung Red Scorpio Gang. Eh puro patayan ng kaso. Tapos siya nakahihingi ng paya, sabi mo, walang mamamatay. Eh ano maibibigay sa'yo advice noon? Lag-lag ang balik. Sparking in the wrong tree, di ba? Tapos ito ngayon, puro dal-dal siya. Gusto niya, kakausapin niya, United Nations, pati nga siya. Eh, yung mga member ng United Nations, eh, fans lang ni Pangulong Duterte yun eh. Bilib na bilib kay Pangulong Duterte yun eh. Si Angela Merkel ng Germany, sa Sri Lanka, si Trump, lalo si Trump, number one yes. fans ni Pangulong Duterte. Mm-hmm. Diba, narinig natin, nagsalitain, nag-usap sila sa telepono, sabi ni Trump, I like the way you handle your war on drugs. Oh, di ba? Bilib na bilib. Tapos dito sa hihingi ng payo, eh, mga fans lang ni Pangulong Duterte to, baka sabihin sa kanya eh kay Pangulong Duterte nga lang kung nangungupin ng style parang masok po yung droga eh. Tapos hingin ka sa akin ng advice. Oh, di ba? O yun lang, balat pa. Maraming salamat. Salamat po yan, Tano. Salamat po, thank sir. Thank you. Ayan, thank you po. Mr. Anton Reyes. Regular caller natin yan si wow. ano si Mr. Oh, Anton. Si alam mo tama din yung sinabi ni Mr. Anton eh, yung talagang wala naman talagang nilalatag. You know eh kasi 'di ba sinasabi nga ho natin kanina pagpasok mo ng kampanya kahit ano yan private or any organization, huwag ka muna kagad madaldal. Huwag ka muna ng epal kagad. Alamin mo muna yung totoong nangyayari. Eh, unang araw, pangalawang araw, hala. Bagyong Lenny ako. Pagdating doon, dumaldal lang ang lolo mo. Daldal lang ng daldal. Huy, hindi ka, ano ha, hindi ka social media vlogger ha. Ano ka, co-chair person ka. So, medyo, alamin mo. Kasi, yeah. di ba, alam, pangkaraniwan na yan sa mga kumpanya, yung ganyan. Mm-mm. Naiinis tuloy yung mga kasama mo. May kilala ba kayong ganyan? Ay, naku. Ay, may mga katrabaho ba kayong ganyan na mamaru? Hashtag mamaru.
nagmamarunong. Kaya nako, Miss Lomi, Ma'am Lenny, galing-galingan mo po ha. This is your time to prove yourself talaga sa hindi lang sa government ng Pilipinas kundi sa amin na nakaabang. Lalo-lalo na yung mga OFWs talagang frustrated niya sa pagkaka-appoint sa kanya. And pagkakataon mo na po, Ma'am Lomi, kasi hindi ka po talaga popular sa mga OFWs po natin. Yeah, good luck po, madam. Ayan, at isa pang pag-uusapan natin ngayon, trending ito. What is it? Ayan. Alam niyo yan, sa mga nasa radyo, headline ho ito, itong ginagawa na naman nila ng storya kasi sabi is magpapahinga daw si Presidente ng tatlong araw. Ganyan, medyo ganyan. Medyo pangit yung delivery nila ng news, ha? Hindi, alam niyo kasi kaya ko napansin ito kasi nung lagi kong kinikwento ito ni Mocha noon, yung sumasama siya sa pang presidential trip, minsan talaga nabibigyan siya ng opportunity kahit doon sa mga private plane ni Presidente, nandun siya. Alam mo, observant yan si Mocha eh. As in, alam niyo ba na konti na lang ang pahinga niya ni Presidente kasi si Presidente yung hilig niya magbasa. Oh. Nagbabasa yan tapos habang nasa eroplano, kunwari pupunta sa isang lugar, and doon niya binabasa yung mga pinipirmahan niya. Tuloy-tuloy yan. Ano yan eh, para talaga yung workaholic na presidente. So, ang problema natin, syempre medyo matanda na rin si presidente. So, ang ano dito is yung balansin yung health niya. Kasi oo naman. Hindi magpo-function. Syempre, ito ah. Hindi magpo-function ng isang tao nang hindi sapat ang kanyang tulog, hindi sapat ang kanyang pahinga. Hindi yan magpo-function na maayos. So, kailangan yan i-manage din. Hindi yan basta-basta na, kailangan, ganto tayo, kaya tayo, kaya ng kayo. Maging ito, halimbawa ko na lang sa gym, pag mag-workout ka. Isa hong example nito na laging pagdating sa diet, kailangan may sapat kang tulog. Pag wala kang sapat na tulog, wala kang sapat na energy doon sa pag-gym mo. At saka hindi magre-regenerate yung mga cells mo. Kailangan mo rin ng pahinga. Pag puro ka workout, mananakit katawan mo, chances are lalab natin ka pa sa pananakit ng katawan. Sa tulog lang kasi nakakabawi yung internal organs, magdun sila mas gumagana. Yes. So ayaw na nila magpahinga ang presidente? At saka alam nyo ba, ito ha, trivia ito. Pag puyat ka, mas gutom ka lagi. Aray. Totoo. Kaya pala. Hindi, walang biro yan. Mas tataba ka pagka puyat ka. Ganyan din yan. Kasi ang physical body natin, magkakasama yan eh. Nag-uusap-usap yan. Mm-hmm. Kaya nga yan, konektado sa brain eh. Siyempre, pagpagod yung isang katawan mo, isang parte ng katawan mo, yung muscle mo, may sore, hindi nakapahinga ng maayos, hindi ka nakapasok dun sa tinatawag nilang deep sleep. Magre-reklamo yan. Gusto niya ngayon ng pagkain, kailangan ko nito. So, kakain ka ng kakain. Yan nga, actually, kahapon. May puyat kasi ako kahapon. Sabi yung pambawi mo eh. Sa oo, nasira yung ano ko, yung diet ko. Kasi aside from, nag-intermittent ako. So, sira yung diet mo dahil kakain ka, dahil from time to time, dahil antok ka, kailangan mo ng energy, kailangan mo ng sugar. So, doon nasisira. Ganon din yung kay Presidente. Ito, sinasabi lang naman is, alagaan natin, ayusin natin yung schedule ni Presidente. Kasi grabe ang anong schedule to. Di ba kinikwento ko nga kapon yung kay Isko? Nung doon kami ni Isko, alam nyo ba na 7 a.m. dapat ang pasok, di ba? Magkakaroon ng flag raising. 5:30, nag-ikot na siya. Tinignan niya yung basura, tinignan niya na gano'n. Surprise ba ito? Oo, surprise na. Buti nga. Tapos hanggang gabi, nakikita ko nagla-live siya. Ano mo yun? Sabi ko nga, grabe din magtrabaho itong tao na ito. Sabi ko kung, Manila pa lang yan, ha? Diba nga? Ibig sabihin si Presidente, daig pa yung ganyan. Oo. Kaya nga na-inspire si Isko kay Presidente. Alam niyo sa administrasyon nito, bawal ang tamad. Bay, mahiya naman sila. Ayan, even the mayors, right? Sa amin kasi sa Batangas, may mga mayor din, mayor sa amin. Kaya, shout out po kay Mayor Sweet Halili. Parang inspired siya kay Mayor Isko. Talagang sinisipagan niya. Hindi lang masyadong na-expose or na-appreciate. Pero isa yan sa pinakamasipag na mayors ng Batangas. At saka itong pagpapahinga ng Pangulo ng kahit tatlong araw, I have a feeling na hindi Pangulo ang nag-request nito, baka ibang tao na sa concern na lang din sa health ng Pangulo. Marami nga siyang friends na concerned sa health niya na nagsasabing
mag-take na nga siya ng leave. At least for, diba? For rest. Oh. I go home, Miss Faye, 8 hours ang trabaho ko before, nagre-reklamo na ako. Tapos pag pinag-overtime ako, yung iba kasi tuwan-tuwa pag nag-overtime kasi dagdag salary yan, mm-hmm. yung iba. Ako naman, nagalit ako pag pinag-overtime ako. Doon ang ibig sabihin nun, good performer ka talaga. Yung mga pinag-overtime kasi sa dati kong trabaho is yung talagang mga performer ng company. Eh, reklamo ko, yung yamot na yamot ako, ba't niyo ako pinag-overtime? Nagre-reklamo na ako, yun pa lang ang trabaho ko, ha? Ang tapos yung pangulo yun, hindi ba? Kailangan niya yun, kailangan. Para, Diyos ko, yung mga puro paninira na lang, hanahanapan na lang nakapintasan. Alam niyo kung ano ang hindi niyo maipintas-pintas sa pangulong ito? Ang siya ay kurakot because he is not. Kaya sige, kung ano-ano na lang ang naiisip nila. Kasi corruption, they can never associate corruption to President Duterte. Di gaano po. Hindi, tsaka alam nyo kasi, ito ho kasi ang problema niya. Ito, ito nga yung sinabi ni Panelo na parang nagpunta pa ng birthday party, visited. Kasi syempre, need kasi yan bilang presidente. Minsan yung mga mambabatas o kung sino man yung mga kailangan niyang puntahan, parang somehow is building a relationship. Yeah. Kaya sa trabaho ng pangulo yun. Kaya lang, sabi nga nila, ano, ng mga ibang mga nakapaligid, eh medyo, sir, yung mga ganun, bawasan na lang natin. Although, hindi naman, kasi sa akin, hindi naman official, official function or sabihin na natin eh, sobrang-sobrang urgent o ano, priority. Yun yung mga pwedeng sinasabing, huwag nang ipahinga na lang. Mm-hmm. Yun yung, kasi syempre si Presidente, marami rin grabe invite dyan. Alam nyo ba ganito ang pag-invite kay Presidente? Uh-huh. Yung buong organisasyon, hindi sila mamimili ng date. Tatanong nila to sa PMS o sa management, sa Office of the President, tatanong nila, ano ba ang available ni Presidente? Doon namin ilalagay yung event namin. Ganun. Oh. Hindi yung mag-event kami, invite namin si Presidente. Uh-huh. Hindi, kasi nga sa sobrang they busy ni Presidente. They have to wait for the availability of the President. So, eh, lalo na ito, December. Siyempre, maraming Christmas party yan. Mga, yes. Mga departments. Mm-hmm. Siyempre, gusto rin nilang makita si Presidente. Iyan yung sinasabing, bawasan na lang siguro natin yung mga ganyan. Mm-hmm. Diba? So, meron tayong caller from Aaron Santos from Malabon. Hi, Kuya Aaron. Malabo. Manday lang. Kaya na. Hello na. Oh. Oh, Mr. Aaron Santos, kamusta? Hello? Oh. Hello? Ayan po, oo po. Hinaan po natin yung radio natin para hindi ho tayo... Ayan po. Hinaan po natin para hindi ho tayo magpaikot-ikot at katulad ni Lenin, paikot-ikot ang sinasabi. Sige po, Mr. Aaron. Okay. Good afternoon, sir. Reaction ko lang kay Ma'am Lenny. Yun nga. Hindi, yung muna siya, ano, yung kay Senator Lacson muna. Sige. Yung daw kasing advisor ni Pinoy noon, nung panong nung Yolanda. Nako! Sino? Si Pinoy? Yeah. Ang adviser niya, si Lacso nung yun. Oo, oh, housing char pa nun. Housing char. Housing char din siya? Nung Yolanda. Ay, alam naman natin nangyari doon sa Yolanda, eh, no? Yolanda survivor po. Ayan. Buti ko. And then po ako. So, ang sinasabi niyo po ay medyo alanganin. Wala sa, sabihin eh, binigyan na ng pagkakataon to noon, sablay, substandard pa. Oo. Puro ko ako'y ginamit eh, parang ano lang eh. Substandard yung materials na ginamit for transitory houses, tapos yung... parang ano lang, parang house doll lang. Yeah. Tapos mabilis din siyang umalis eh, parang nag-setup lang ng parang opisina, or nag-mobilize lang kunwari ng mga tao, pero yung malinaw na programa about disaster risk reduction, kasi yan yung hawak niya, yung post niya lang na, hindi naman naging, ano, hindi naman masyadong naging apparent. Kasi before nun, after kung maranasan ni Yolanda, pasensya na po sir ha, kwento ko saglit, na-hire ako ng NGO. So supposedly, yung NGO, makikipagtrabaho siya sa iba pang NGOs tsaka government agencies patungko sa pagbibigay ng tulong. Pero yung kay Lacson, ano lang naman, ilang meetings? 3, 4? Pero yung continuity nung ano, nung programa, wala. Oo nga eh. Buti pa si dating Mayor Digong talaga, yun talaga may concern. Oo. Have you seen his interview, Kuya Aaron? Yung niyak siya. Doon talaga ako humanga talaga. Me as well, Kuya Aaron talaga. Doon ko nakita. Nung panahon ng Yolanda, dumagsana nga yung bagyo. Uh-huh. Wash out lahat. Black out lahat.
Tapos ni martial law nga ni ayaw nga mag-impose ng martial law kasi panahon ni Pinoy kasi nga raw lalo na sa amin sa Tacloban your may our president is that Aaron time Waldez? Is Aquino and our mayor is Romualdez. So, diba? So walang-wala. Less than two days after, sa ibang bayan, may ano, nag-set up ng medical mission. Walang amog-amog. Tapos ang nalaman namin, sila pala, mga doctors na pinadala ni President Duterte, nung mayor pa siya. Ni walang magsabi, ni hindi man lang hinighlight yung pangalan ni, ano, ni President doon. Kaya walang pamumulitika involved. No drain drop. Oo, wala. Kakagulatan na lang. Plus, siyempre marami sa aming mga nagsilikas ng ano ng Leyte. Iba nagpunta rito sa Manila nga. Pinasumakay lang ng ano C-130 pagbaba rito, wala nang gagawin, hindi alam saan pupunta. Yung iba pumunta ng Cebu, yung iba nagsipunta ng Davao, welcomed with open arms. O sige, meron kayong titirhan, gusto niyo magtrabaho, priority kayo for employment. Hindi kayo inoobligang maging voter, hindi kayo pwede inoobligang pag gusto niyo umuwi, balik kayo, sige, bibigyan namin kayo ng access para makauwi. Ano ba? Ang ano nun? Malaking bagay yun para sa amin. Ngayon. Bisaya mo, dahi? Waray-waray. Waray-waray. Ayun po. Mr. Aaron, may gusto pa ako kayo dagdag? Yung kay Ma'am Lenny. Uh-huh. Yung Ma'am Lenny, nag-isaw sa ulit sila akong ulit. Oo ano nga eh. Sabi niya, bagawin niyang advisor si ano. Alam mo na, si Delima. Wrong choice. Maro wrong turn tayo nito kay Aaron. Pero sa tingin ko pinaka-adviser niya diyan yung ano yung si ano si Bolet. Ay, diretsuhan na to. Kasi lagi niyang kasama eh. Oh, di ba? Siya plus sa ulo ba 'yung ina-advise. Hindi, wala naman ako sinasabing may relasyon sila. Sinasabi ko advisor lang. Kasi laging nandyan eh. Ano ito, balalay? Alam mo yung balalay? Ano yun? Ay, nasa likod. Ayaw ko salta. Baka sabihin niya yung Miss Maui. Ano tayo eh. Hoy, sa pelikula ni nila Robin Padilla ito, nila ano ha? Yung balalay? Yung sabihin ng balalay. Baklang alalay. Hindi ako mo pinagawa kung badino ay tanggap ko ang sarili ko. Sa pelikula, mga lumang pelikula ho namin na ano yan, na napapagalataan ng edad natin eh. Common naman yan eh. Ayun. Okay. Ayun pa po, may dagdag pa ho tayo, Mr. Aaron Santos. Nakaano ko siya ako kay Ma'am Maui. Salamat sa mga ano niya. Lagi ako nasa ano, comment section niya. Salamat sa appreciation mo. Ayun po, marami yung salamat, Mr. Aaron. Salamat din. Thank you. Thank you po. Ay, binabati ko pala si Darwin. Ito yung maskuladong kinos ko na nasa ano. Huwag mo ipakita ang picture sa akin. Takot ako sa mga maskulado. Ay, wait po. Commercial pala muna tayo. Agad? Ayun, commercial! Tambayang sa DWIZ. Muli nating balikan. Tambayang sa DWIZ. Ayun, nagbabalik ang tambayan. Trending news. Ito, bati-bati ho muna tayo. Thank you, Banatbay. I just want to say hi to these people who are close to my heart. Ma'am Esther Bate and David Bate. Hi po sa inyo. Sam Castillo of Tanawan City, Batangas. And Icy Sarabia Bacoho as well. Ate Ophelia Bravo and her daughter, Camille Bravo. Pinapanood daw nila tayo. Ate Mary San Victoria is in Thailand. Ate Aileen Escala Rosete and Ate Del Scobardo in Singapore. Hi po. Tita Ging Liwanag in Knoxville, Tennessee. Hi, Tita Ging. Good evening. Members of the Solid Marcus Loyalist International and Sagip Kalikasan Incorporated. Ako po ang kanilang official vlogger. And founded po ito ni Ate Summer May Marcos. And Kuya Archie Cruz Lazada in Japan at lahat po ng mga subscribers natin sa Japan at nanonood. Tita Ate Imelda Sed and Ate Imelda Capistrano in Hong Kong. Happy birthday nga pala po kay Ate Johan. Johanna Tuvillier, I think she's in Germany. Hi din kay Ate Juana Shedler, Ate Susan Winter in Germany, and Ate Ligaya Canulas in Hogana, Sweden. Hello po sa inyong lahat. And nanonood ngayon si Ate Lainet Matsunaga, Japan din yan. And si, who is, madami sila. Pasensya na sa hindi ko mababati ha. Just send me a message if you wanna be greeted and or if you wanna be mentioned and may shout out dito sa program. Ayan, binabati din natin si Senator Amy. Malapit na ang kanyang birthday. When would it be? Wait, hinahanap ko. Like, in-invite kasi si Mocha. So, ano pa kaya tayo? Ay, ang saya niya. Yes. Ay, di ba? Member tapos, ko ng Marcos. Advance happy birthday po, Senator Amy Marcos. Buti pa yan, masipag. Hmm.
yung iba dyan. Ako yung babate. Una po sa lahat, bili po kayo ng November 11 issue ng Philippines Graphic Magazine. Nandito po ako at ang aking short story, Meteora. Meteora. And binabati ko po yung tita ko, si Marisa Espera sa Tacloban. I miss you, tia, and I love you so much. Tapos po sa mga dati ko pong kababata dito po sa katapat na barangay ng Kapitolyo. Kasi dyan, no, sa tapat. Ah, nice. Sa tapat ng building, ano, yun yung childhood home ko. Ah, tapat. And then you're in Cubao na ngayon. So, si Cromwell Arriesgado and Algar Industries, kay Cherry Ann Bravo, kay John John, and kay Margaret Vicencio, and sa lahat po ng, ano, nung mga nasa, mga taga-Arellano University Pasig, hello po sa inyong lahat. Hello po. Ako siya lang babating ko. Sino ito? Sarili ko lang binabati ko. Di ba ikaw, Kuya Winner? Di ba sarili mo lang binabati mo? Ay! Naku, talaga mong palabati ka diba? Pala. Ay, kami kasi palabati mo, kami. Batiin mo yung kasama mo, kaibigan mo. Sa sarili mo mababatiin mo. Hi-self. Oy, 43 days before Christmas! Ayan na. Nako, malapit na ho ang Pasko. Advance Merry Christmas kay Ate Cherry Lazaro in Hong Kong and kay Kuya Roy Barnes in California. At siya po pala, The Art of Ligaw, showing na po tomorrow. I should watch. Yes, po, maganda siya. Ano ba yan? Ano? Ligawan. Kwento ng ligawan. Sino ang artista? Starring Epi Kison and Casey Tandingan in her first starring role. Okay, supportahan natin. Napanood mo na? Napanood ko na. Invite ako sa advance screening. Ay, hi pala kay ano, Director Jordan Sebastian. Meron sa Netflix, wala? Wala pa, showing pa lang bukas. Eh, sa Quiapo, wala. Grabe naman. Joke lang ha, joke lang. Mga 5 days, meron na sila. Hindi kasi ako nanonood ng sine. Oh, o, panoorin mo, toong ganda. Grabe. Talaga, hindi nakakabo. Hindi. Supportahan natin ang pelikula ng siya yung tamang ano, tamang chill lang. Hindi ka, hindi yung iba kasi masyadong cheesy, masyadong madrama. Ito, relate na relate ka na. Masyadong dark. Masaya, ano pa, relax pa yung ano mo, relax pa yung pakiramdam mo. Pero ramdam mo makatotohanan. Plus, shot almost relevant. Entirely in Davao. So, may bits and pieces of Davao City. So, very nice. Dream ko makarating dyan. Alam mo bang, munti ka na akong i-assign sa Davao nung dati ko pinagtatrabuhan. At tapos i-promote yata, Davao City. Ay, hindi ko tinanggap kasi nga sabi ko baka mainit. Hindi ka pa nakapunta doon? Haven't yet. Pero narating ko ibang parts ng Mindanao except Davao. Kaya I'm looking forward to traveling to Davao. Sige, and sige, meeting sige. Meeting Attorney Bruce. And Mayor Sara Duterte. Punta tayo dyan, ha? Yes, we should. Promise ko yan sa'yo. Dorian and Mara. Nakapunta na ako doon once. Kaso nga lang, puro workshop. So, isang araw lang kami nakaikot. Mall tour pa. Alam mo, maganda din sa Davao. Ang favorite ko dyan, yung Samal Island. Ayun, kasama yun sa movie. Alam mo kung ba... Ay, talaga? Alam mo kung bakit? Kasi ako, di ba, Boracay. Okay sa akin, Boracay. Mm-hmm. Ganda. White sand. Kaya alam, bago ka mapunta doon, ngarag ka na. Oo. Medyo, hindi ako kasi mahilig sa travel kasi dati nung bata ako, nagsusuka ako sa aeroplano, mga ganyan, pati sa boat. Eh, ayoko nung ganun. How about sa Samal? Ang maganda sa Samal, pagbaba mo ng, siyempre, baba mo ng Davao, 5 to 10 minutes, nandun ka na papuntang Patawid. Tapos isasakay na yung sasakyan. Uh-huh. So hindi na hassle. Yung van mo isasakay na dun sa parang ano nila, bangka malaki. barge. Tapos pagpunta mo dun, sa kabila na kagad. Tapos from the pagbaba mo sa Samal, wala pang 5 to 10 minutes, ano ka na sa mga resort. So, maganda siya, maganda. Panalo yun. I-add na natin yan sa ating itinerary. Sana makavlog tayo dyan. Yeah. Yung mga gusto mag-sponsor. Joke lang! Nandiyan na naman kayo. Yung mga sponsors namin dyan, OFW. Mga tolongges dyan, ha? Yung mga tolongges na nagagawa ng eksena. Ay, ito si ano, si Pinoy ako pangit. That ogre thing? Yung ano, official na pambansang pangit ng Pilipinas na vlogger na pinopondohan ni Chris Aquino. OMG. Totoo naman yan. Si Chris Aquino nagsabi, hindi ako ha. Sino kaya ang pinopondohan ni Chris? Inabukin na yung isang yun. Sa milk tea. Nangihingi daw ako para dun sa ano, tapos ipopromote ko. Anong kayong ko ipromote ko? Private citizen ako. Anong pakialam mo kung may mag-sponsor sa akin? Ha? Bitch. Ha? Ayan. Bakit ang daming angry face? Sabi nito. Ayaw mo na natural. Sila. Kasama yan. Kasi itong ano. Just pay ready mo na yung sarili mo. Mababash ka na.
Alam niyo, pagkawa lang ng baba sa inyo, ibig sabihin nonsense kayo. Walang fans din natin 'yan. Pag walang ano, ito yung mga silent ano eh fans eh. Fans in a bad way. Silent lang sila, yung nandiyan sila batikos ng batikos. Imagine mo, kayo sa nanonood, nagbabantay, 'di ba? I mean, ba't ka magbabantay kung hindi mo type yung tao? True. Diba? Ako kaya, sige, gusto kong iba si Lenny. Makikinig ako ng radyo niya, pakikinggan ko siya all throughout, tapos ibabash ko. Ibig sabihin, type mo siya. Halimbawa, mga bashers, ano bibigyan ko kayo ng halimbawa, ha? Itong si Maria Ressa. Yung, ano, sino yun? Yung mukhang pasas? Oo, yung Maria Ressa na... Dried, di ba? Oo, dried na yung mukha. Totoo to, ha? Lalo ako. Araw-araw, hindi kinakalimutan si Mocha, ibash nun. Type nga niya si Mocha. Oo. Nakita niyo yung... Hindi niyo ba nakita yon? Ay, sisend ko nga sa inyo yun, yung video na yun. Ipo-post ko yun. Yung nilagay niya talaga, binas niya ng binas yung mukha doon sa 60 Minutes. Sabi ko, ang kapal ng ang tagal-tagal na niyan. Anong pa ba? Hindi ka makamove on. Para ang jowang iniwang hindi makamove on. Bigla ko naalala yung sinasabi. Bigla ko naalala yung sinabi mo before or na napanood ko sa vlog mo, Banat Bay, na yung lahat ng tumitira or naninira sa mga sumusuporta ka Tatay Digong, lalo mga vloggers, sa kung sino man, lalo nakakatatlong write-ups against whoever, say for example Mocha, sila yung parang nagkakamit ng pabuya sa ganon, sa talagang gusto ngang sumira sa mga kalyado ng Pangulo. Ano? Naalala kong bigla. Kaya si Ressa hindi maka-let go kay Mocha. Mm-mm. Ganda kasi ni Mocha eh. Pero alam mo, sa akin okay lang yung tumitira. Basta okay. Nakaharap. Pag nakatalikod, delikado yun. Madumi yan, di ba? Dirty. Kasi ko yun na yung nagre-react. Dirty naman talaga tumira sa likod kasi traitor ke. Oo, kayo naman dumi ng isip ninyo. Kaya si Delima, di ba? Tirahin mo ko ng harapan. Ay, kena! Nako. Hindi pinipili ang mga chosen words kasi siguro malimit gamitin kaya yun ang lumalabas. Tirahin ng para. Oo, grabe. Oo. Ay, nako, si Sabakwi, no? Napaka, ano yan. Eh, ito pa nga ho, pag-usapan naman natin yung mga nangyari pa ngayong araw na to at kahapon po na trending. Sige, Miss Faye, ano ba ang iyong pang baon ngayong araw na to? Ito yung ano, yung sinasabi nilang yung sa traffic. Yung 11 a.m. na magsisimula ang mall. Ah, okay. I've seen it. What can you start say? Na daw. Yesterday? Oo. That was yesterday. Tapos, pero yung patuloy yung mga mall sale, kasi nga, papasok na yung Pasko, sandamakmak na yung sale, bawal mag-mall sale ng weekday. Maliban dito sa paparating na November 15. In-exempt yung November 15, kasi nga, nag-declare na sila, pinagbigyan na nga. Very good. Oo. Alam mo ako, isa lang ang suggestion ko, no? Kasi yung ibang mga store naman sa mall, hindi naman sumusunod eh. Kunwari, 10 ang close, 9:30 sarado na sila. Tapos sa habol tayo, kasi hindi tayo nakakabili. Ay nako, nangyari sa akin. Alam mo, ginagawa ko talaga, tinatalakan ko yung mga sales lady. Sasabihin ko, ano, nag-aantay na yung boyfriend nyo dyan sa labas? Kaya nagmamadali kayo? Hindi, kasi dapat may fine yun eh. Oh. Sina-fine yun ng mall. Pero ang ginagawa nila, kino-close lang nila, yung stores pero may ilaw pa noo tapos kunwari may nakatambay pero ang totoo bawal lang pumasok. Ginagawa nila yan. Ang sa akin kasi kung gusto natin malunasan itong traffic kulang pa nga 11 eh, dapat 12 to hanggang gabi kasi at least pag 11 medyo marami pa rin yan eh traffic. Still, So, although pwede na rin, pero sana eh, kasi kung hindi tayo grabe na talaga ang traffic sa Pilipinas, sobrang dami na ng tao. Oo, madami rin ang sasakyan. Ayan po, isa pang usapin dito eh, itong ano, ay, sandali, binabasa natin yung mga comment dito. Oo, matitingnan natin, where are they? Ayan. Huwag na natin basahin yung mga galit. Oo nga, fans pa rin po kayo. You have time for us. We will not give you the time and minutes dito. You won't be noticed. You're irrelevant. So long as wala kayong mukha, wala, irrelevant po kayo. Kaya sorry, bash pa more. Ayan na ho. At mamaya ho, maabangan ho natin yung programa ni The Heart of Business kasama si Maru, Pahati, Sarni at Mr. Lito Gani. Alam mo, maraming... itong mga recent na araw na ito, maraming ina-attendan si Mocha na at saka marami siyang ino-organize din na mga
yung naghahanap ng trabaho para sa mga OFW. Ah. So, kasi yan yung talagang nais ng ating Pangulo na ilang beses niya nang sinasabi yan na sana eh dito na magtrabaho at mabigyan ng opportunity. Kasi o, kahit anong dami ng pera ninyo, kunwari sa ibang bansa, tapos masisira din yung family, medyo... Hindi worth it yun. Kasi sobrang ano yun eh, sobrang... Ang laking damage sa family. Mm-hmm. At saka kaya ka nga nag-family eh, siyempre gusto mong family, kasama sila dito, di ba? So, madilim ang tahanang walang ilaw. Kaya lang, umaalis yung iba dahil nga sa opportunities. Dahil so, wala dito, kulang. So, yan ang isa sa mga fino-focus ni Mocha na sa ano, yung mga... Anong tawag doon? Yung job... Job fair. Ayan. So, yan yung isa sa mga lagi niya nilalakad na kinakausap yung mga kumpanya o mag-job fair naman dito. Tapos, at least doon may mga openings. At saka, nandyan na rin yung pagkakataon nila na less lang yung hinihingi na requirement. At saka, ano yun, on the spot hiring yun. Ay, maganda. Is it like one day... One day yun. Tapos, malalaman mo agad kung hired ka. Hindi yung katuloy mo pinababalik-balik ka. Pero kumusta naman ang pamasahe, dahi. Ang effort, ang pagkain. At saka yung mga minsan ano experience mo? Napabihira kaya ka nga magtatrabaho eh. Magkaroon ng experience. Gusto nila ng 2 years experience. Maraming mali. Actually, dapat dyan ako inis na inis, lalo na sa, sorry ha, pero kawawa, sa mga government. Maganda na ngayon dahil konti na lang ang requirement. Hindi ka tulad dati, kailangan mo ng dalawang government ID. Mm-hmm. So, kukuha ka ng government ID. Kailangan mo uli ng government ID. So, paulit-ulit, ang dami-daming hinihingi. Yun eh, sana medyo mabawas-bawasan na. Although ngayon, bawas-bawas na. Mabilis nang kumuha ngayon ng passport. Kudos dito kay ano ha. Mabilis na rin ang renewal. Alam ko yan kasi, aalis ang Mocha Girls. Magpapasko yan sa Singapore. May show doon sa Resorts World. So, syempre, may ibang mga membro ko, wala pang passport. Mabilis ko lang nakuha. Ang bilis-bilis talaga. So, ayun na nga. Kaya, Miss Mocha, salamat talaga sa mga efforts mo para sa mga Pilipino na, kumbaga, hanapan ng trabaho yung, instead of them going abroad, hindi ba? Ang hirap nang mapalayo sa pamilya eh. Sabi nga natin, Thelma Flores, galit si Maria Ressa pa din kay Mocha dahil si Mocha ang naging dahilan ng pagbagsak ng Liberal Party. Sumambulat kasi ang baho ng LP. So, ang daming, kahit anong gawing paninira ka, Miss Mocha, she's doing a good job and she's a good person. At saka alam niya yung kaya din yung kanina pinag-usapan natin si Presidente magpapahinga. Kasi nga meron din siyang Korea. Itong darating na 24, 25, 26, 27 something. So, yun. Ingat po, mahal na Pangulo. Kita-kita tayo sana. Hopefully. Well po. Tinitingnan ko na yung binabudget ko na yung aking ipon. Sabi ko, ano kaya ang sasakyan ko? Papunta doon? Motor? O kaya lilipad na lang ako? Angkas. Mag-aangkas na lang ako papunta ng Korea. Busan kasi. Ayoko mag-train. May fear. Train to Busan ba ito? Sabi ko, delikado eh. Sabi, mahirap pumunta ng Busan na nakatrain eh. Kasi napanood ko yun eh. Iba. Iba talaga ang ano. Ayan, wag naman banat bahay. Sabi, wag naman daw at may mga pamilya naman daw na nagtatrabaho yata sa mall or something. Parang nabasa ko yun na. Where is it? Ito, sabi ni Malu, tungkol ito dun sa mga mall na hanggang 12. Hindi, dapat naman, hindi naman talaga dapat babad sila dun. Dapat eh, hati yan. Alam ko may opening eh, tsaka may closing. May dalawang shift. May shift naman. The morning shift, tapos yung panghapon. Opening tsaka closing. Depende na lang sa employee kung ano yung, tanggapin na lang yung bibigay na schedule sa kanya. Maganda rin naman. So, hindi naman lahat talaga magsasacrifice. Nga naman. Ayun po. So, bukas uali at pag-usapan naman natin yung mga iba't ibang bagay na magiging trending. Kaya nga ang tawag ito, tambayan trending. Tapos na ba? Hindi pa naman. Okay, sinasabi ko lang na bukas. Nakakabitin kasi eh. Kahit marami bashers, nakakabitin. Ayun, bati-bati kayo kung ang inyo. Sa lahat nga pala ng mga students ng Tanawan Institute, lalo na sa BSE 3A, mga classmates ko po yan, College of Education. Hi po, nanonood ang mga yan. Natutuwa sila na may classmates silang vlogger. Hi po sa mga taga-concentrics ko ba? Sa aking brother from another mother, Jeff, and sa kanyang mga office mates sa Uber. Hello po. Oy, by the way ha, meron palang ipapalabas ang PCOO na
tungkol dun sa documentary ng War on Drugs. Bago pa sabihin na wala na namang ginagawa. Mm-hmm. Ito si Sec Martin. May papalabas to. Mm-hmm. As ipapakita nga ito sa iba't ibang, ano, isa na dito sa Korea. So i-organize natin yung mga OFW doon para ipakita din yung video na para magkakaroon ng premiere. So bago yan, ipapakita muna kay Presidente yan. Depende sa schedule ni Presidente. Okay. So ayan ang isa sa mga ginagawa ho ng PCO. Ang ganda. Alam nyo, ito ha, in fairness ha, di ba galing tayo doon. Medyo noong una talagang medyo hirap pick up. Pero ngayon, nakikita mo yung post nila sa PNA, ha? Yeah, oo. Ako, balita ko nga eh, si Baduy daw dyan. Balita ko, ha? Although, ako, I have grudges. May problema ako dyan kay Baduy. Sobrang ano niyan kaya, no? Pero sa akin, meron lumalabas eh. So bakit hindi ko purihin? Andi naman ako yung tolonges na basta lang ng puna. Bash ka for a lifetime. Oo, for a lifetime. Pinangatawanan mo na. Kung meron namang gagawing maganda, edi purihin. At saka dapat ang magbago ang tao. If they're gonna show their worth being, designated sa ganyang trabaho, edi sige. Kasi nagugustuhan ko yung mga bagong post ng PNA. Good. Ako, ewan ko, ikaw. Mm-hmm. Nakikita mo na, lalo na yung ano nila, campaign. Although sinimulan ito ni Mocha, yung campaign sa against the Reds o yung mga komunista. Ngayon, todo ang PNA dyan. Masugid sila dyan. Tapos talagang sinusulatan talaga nila ng magagandang outputs. Tapos yung team din naman na rumoronda for the NTFL CAC campaign, masugid din sila, pumupunta talaga sila sa grassroots para i-cover yung mga nangyayari. So, importante siya kasi nakikita yung transparency ng trabaho, tapos nakikita rin kung ano yung efforts na ginagawa ng administrasyon in response to the Reds. Mm-hmm. Madami kasi actually. Uh-oh. Kaya galing. Galing yan mga taga-PNA ha. Panalo kayo. Lalo pat hindi hina-highlight ng mainstream ng mga TV giants yung magagawang maganda ng government. That's a good move for them. So yun, dun po tayo nagtatapos. Bati muna kayo bago umalis. Magpaalam muna kayo, Miss Maui. Ay, salamat po talaga sa lahat na mga nakasubscribe sa aking YouTube channel. Please like and subscribe Maui Vega on YouTube and Maui Vega as well on Facebook. Pwede nyo rin po akong i-add sa aking Facebook account na Maui Becker if you wanna keep in touch with me. Bago po sa lahat, ay sa PCOO si Ate Mercy and Tito Casey Cordero. Ano po, si Tito Casey Cordero kasi siya yung videographer patungkol din sa NTFL CAC. So sila yung rumoron. Ay, panalo. Palakpakan natin yan. Ito ko yan. Ayun, at ako po si Banat Bay. Dito, follow niyo po ako sa Facebook. Salamat po. Tambayan sa DWIZ.